Magandang hapon po. Hello, magandang hapon, sir. Sa akin nakatira dito? Doon po sa atas, sir. Sa taas? Uh-huh. Eh, dito sa baba? Sino po nakatira dito sa baba? Eh, mother ko po. Bali, nakikita na lang po kami dito. Oh, okay. Dito kayo sa taas. Dito kami sa taas po. Pwede ba tayo makit doon, kuya? Apo. Halika. Pasok po sa bahay na sa taas. Oh, ito. Sino to? Ay, yung anak mo to? Apo. Oh, paunahin mo siya, si ating. Hi. Hello. Ikaw. Ikaw din? Oh, sige po si kuya. Papa mo yan. So, bali ito. Teka lang. Makakamaran. Ayan. So, bali ito. Masikip yung daanan nila papunta sa taas. Ayan. So, kailangan natin umakyat. Okay. Sige. Kamaran. Angkat siya. Ayan. Ayan. So makitid yung daanan nila. Ayan. Ayan. So andito na tayo. Hello, hello po. Hello, hello, hello. Hello. Ayan. So magkakapatid kayo. Opo. Ayan. So, ilan po ang anak mo, ate? Pito po. Pito? Okay. Tapos dito lang kayo, ano? Dito kayo nakatira. Opo. Napakainit, no? Sa taas. Opo, sumara po. Tapos parang ano lang to? Parang kwartong ano lang, napakaliit. Opo, kami dito. Ito, kita natin eh. Ayan. Ayan. Hello, ate, kuya. Hello, mga kids. Ayan, ako pala si ate Altea. Siya si ate Ann. At saka siya si kuya Cesar. Hi. Hello. Ano nga po pala ang pangalan mo, ate? Annalyn. Ilang taon ka na? 37. Ikaw po? 37 pa lang pagpula. Ikaw po, kuya, ano pong pangalan mo? Odik po. Ilang taon ka na, kuya? 34. Bari ilan yung anak mo, ate? Ito. Ito, silang lahat. Dami nila, ano? Ito. Sa ikading, anong pangalan mo? Angelo po. Ilang taon na si Angelo? 15. Ah, 15. So ikaw, kuya? 12 po. Anong pangalan mo, kuya? Robin po. Robin. Ikaw, kuya, anong pangalan mo? Francis po. Ilang taon na si Francis? 8 po. 8. Si kuya? Anong pangalan mo? JR po. Ilang taon na si JR? 6 po. 6. Ikaw, kuya, anong pangalan mo? Richard po. Ilang taon na si Richard? 11. So, si Ading, ilang taon na? Ay, anong pangalan mo, Ading? Miko po. Ilang taon na si Miko? 3. Tapos ito, ate? 1 year. And princess. Ay, isang lalaki. Babae, nag-isang ay, babae. Ah, isang babae. So, ilang taon na si, ano, si princess? 1 year old. 1 year old. Okay. So, 6 na lalaki at isang babae. So, ano, napakadami nyo, kuya. Ano? Ang dami ng anak nyo. Matanong ko lang po, ano, kuya, ano po yung hanap buhay mo ngayon? Sa ngayon po, wala pa po. Eh, extra-extra lang po. Minsan mayroon, minsan wala. Pero ano talaga ang trabaho mo? Construction po. Construction worker? Construction worker. Sa pagko-construction worker mo, kuya, ano, magkano yung kinikita mo dun? Minsan araw po, 350, 300 po. Kapag may trabaho ka? Kapag may trabaho po. Eh ngayon, yung extra-extra mo? Eh sa ngayon po, wala po. Wala ngayon? Wala. Eh papaano kayo, ano, papaano mo na itataguyod yung 7 mong anak? Papaano mo sila napapakain sa araw-araw? Pagka meron nung paggawa, eh, bili ka ng bigas. Minsan kapos, minsan linulugaw na lang. Ilang kilong bigas ang nabibili mo sa loob ng isang araw? 3 kilo, ganun. 3 kilo, ganun. Oh, sa dami nyo ba naman, ano? Kaya nga.
Ikaw po ate, ano naman po yung trabaho mo? Ito lang po, babantay po ng mga bata. Yung dalawang maliit po na iiwan. Bali, hindi mo po na nasubukan mag-trabaho? Hindi po, kasi hindi po pwedeng iwanan yung mga bata eh. Oo nga, magkakasunod-sunod eh. Kaya po ito po kasi pag lumabas ako eh, sumusunod na dyan, baka mahulog. Malikot din po kasi ito, tsaka ito oh, umaakyat. Po, pag iniwanan ko eh, mahulog po. Oo, napakadelikado din ang hagbang niya sa baba. Tapos ang kinakatakot po, pagkaano po. Kaya kahit gusto ko pong mag-ano para matulungan po siya, hindi po pwede kasi mga bata. Maliliit pa? Opo, maliliit po. Saka nagpapadede din po ako. Hindi po pwedeng maiwanan. Ito kuya, tanong ko lang ha, bakit naman umabot ng ganito kadami yung anak nyo? Yung po yung binigyan ng taas. Mahirap, mayaman sa mga ano, yung may pamamala ano. Pero di mo ba naisip ko yan na dahil sa hirap ng buhay, maapektuhan itong mga bata? Kasi kung tayo lang na matatanda, kaya naman natin, pero yung mga bata, kawawa naman. Kaya pag ano po eh, wala pong trabaho siya eh, ang hirap po. Ayun po, pagka ano yung walang wala na, lugaw na lang. Pagka ano po, lugaw na lang po yung kanin. Baka po magkasya sa kanila. Tapos lagyan yung asin. E paano nyo na kakaya na makita yung anak nyo na gano'n, na nagugutom sila, wala silang makain? Pinahinan na lang po pagkaan ko eh. Pag, ano, hindi ko na lang papakita sa kanila na ano, naiiyak. Naiiyak na lang po sa isang gilid pagkaan sila. May hinihingi sila na pagkain na gusto nila, hindi namin maibigay. Iyak na lang po sa isang gilid, hindi ko na pinapakita sa kanila. Kasi sabasabihin nila eh. Ano po. Pero ate, hindi naman ba nagtatanong yung mga bata, nagre-reklamo? Hindi naman po, naiintindihan naman po nila. Pagka ano po, mama bakit ano, mama wala na tayo, lugaw na lang tayo mama. Sige, lugaw na lang kayo. Masarap pa yun mama, lugaw asin na lang. Yun naman po sila, nakakaintindi naman po sila. Pero sa loob, masakit. Kasi hindi po lang kayo kailangan. Ang bata. Initiis na lang po namin na ano, wala pong ano sa kanila. Kakausap na lang po namin ng maayos. Sabi ko, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makukuha niyo din yung gusto niyo kaya mag-aaral kayo na buo. Inaano po namin sa kanila. Ano ba yung pinakamasarap na natikman nyo ng pagkain? Wala pa? Wala pa. Ano yung madalas na kinakain nyo dito? Lugaw po. Minsan po pag nagkakanin rin po kami. Ano yung lagi nyong ulam? Asin po kaya ito. Ayun lang. Hindi ba kayo nagre-reklamo kay mama mo o kay kakay papa mo? Bakit? Alam po na namin na minsan lang po yung trabaho ng papa namin. Sa extra-extra lang po. Ngayon po, takot ako iwanan kasi baka mahulog po eh. At saka ano, parang delikado, parang babagsak to ano. Ingat din po kami umapak dito kasi baka bigla pong bumagsak. Kasi po puro kahoy lang po yung ilalim niya eh. Tsaka yung plywood po nito, sobrang nipis lang po. Yung ano lang po kasi siya. Plywood na yung ordinary lang po. Tagpi-tagpi lang po kung sa higi. Kaya nakakatakot po, naapakan. So mga kids, anong gusto niyong pangarap paglaki niyo?
Maging piloto po. So, ikaw, Robin? Architect po. Ikaw, Kuya? Doctor po. Ikaw naman, Abeng? Police po. Police din po. Si Miko? Ikaw gusto mo maging police din po. Police din. Ngayon na siya magsalita. Kanina nagsalita siya. Ayan nga. Ayan. Kami mga kids ha, nagdarasal kami na sana yung mga pangarap nyo is matupad ha, para kay papano matulungan nyo sila mama nyo, tama? So dahan-dahan lang tayo maglakad dito kasi medyo marupok na yung plywood nila kuya, kagaya nito, lumulubog. Masyado ng ano, masyado ng luma. Masyado ng luma siya. Pag ito na naputo, dire-diretso tayo sa baba. Oo, so kailangan dahan-dahan lang. Hindi ba kayo nangangamba dito, kuya, na baka mamaya eh. Nangangamba po eh. Dumiretso kayo sa baba. Baka bigla pong maputol yung mga kahoy, madaganan po namin natutulog sa baba. Yan po, nakakatakot nga po pagka ano. Kasi napakarupok na ng ano, opo. Napakarupok na ng sahig. Marupok na po yung ano niya, pati po yung mga kahoy po. Marupok na rin po. Kasi sobrang tagal na po ng mga kahoy na ito. Okay. Ayan o, oh, ito dito makikita natin. Pati dito, comrade, ayan o. Oh. Pansin dito, sige. Try mo dito, comrade. Ayan o. Ito, ito, medyo marupok na. Marupok na, no? So, ito lang yung mga gamit nila, kuya. Ayan. So, ito lang yung mga gamit nyo. Tapos, ayan. Ito, meron silang ano, meron silang lagay ng damit, kaso nga lang, sira-sira na. Ayan. Wasak-wasak na. Yung iba naman, yung ibang damit nila is nakatambak na lang dito. Ayan. Ito, kuya, napansin ko meron kayong bumbilya dito. Magkano ang binabayad nyo dito every month? Minsan limandaan po may higit. Minsan di po makapagbayad. Minsan ko nalang pulong pambayad. So ang ginagamit nyo lang dito, isang bumbilya lang? Apo, isa lang. Tapos 500 a month? Apo, 500. Okay. So itong sirasirang banig na to, ito ang sinasapin nyo. Dito po, dito po yung sinasabi nila. Dito po sila nagugulog. Tapos yung iba parang baka bumagsak po kasi. Ha? Dito po, baka po pag nandun kami lahat po, baka bumagsak. Kaya dito kami sa aging. Ah, so dito ang pwesto nyo dito lagi? Po, dito po kami, medyo maliliit po nandito po. Hindi kaya yan, kuya. Hindi. Hindi nila po. Ito lang po yung sapin namin. Ano lang po, banig po. Okay. Paano ang higaan nyo dyan? Ano, okay. Pag ganun po, tapos pa ano po sila. Papunta po dun sa kanila. Yung medyo maliliit, nandito okay, sa gilid. Ano, pa-cruise. Oh, okay. Ang higa po namin. So kayo dyan. Paano ang higa nyo dyan? Sige nga. Dito, doon po yung ulo namin. Dito yung paan namin. Sige nga, pakita nyo nga sa amin kung paano nga. Oh, higa daw kayo. Yung dalawang mali po dito po. Tapos yung ako po dito sa gilid para ano po. Medyo ano. Masyadong mabigat ang kasamayit na. Ito.
na ah. Ka na dito ka. Ga. Please, yan na dyan. Iga ka na dito, iga. Kamatis na yan. Iga, iga. Iga. Ha? Wala ko pera. Wala ka pa. Wala ka pa. Bakit nang hihingi sa'yo? Pili daw ako, papay. Oh, kamatis. Walang pera. Sir, last na sign na namin to. Eh, pangako na namin. Eh, pagka daw, maghanap na namin ng pambili ng bigas. Wala na ng bigas. Eh, tingin ko to. Sayang ko po ulit to. Last na to, last. Nagugutom na yata siya, kuya. Gutom na, gutom. Eh, magsayang muna, magsayang. 5:30 na kasi. 5:30. Sayang ko yan. Ito, napaka-delikado para sa mga bata ang magpababa-baba dito kasi masyadong mataas yung hagdan at maaari silang ano, maaari silang mahulog dito. Masyadong makipot yung daan. Hulog. Oh, dadan. Dandahan. Iksain na. Basa ka na. Saan kayo kumukuha ng tubig, sir? Sa gripo po. Sa gripo? Pati may inom, may yan ah. Ako, pati may inom po eh. Walang pambili po ng mineral eh. Masa yung tubig talaga. Pinagasa po, poso. Ito na rin yung lutuan nyo. Dito na kayo nagluluto. Misan po kahoy, misan ulay. Isang lang sa isang linggo. Sa trabaho, wala naman. Tuto na naman. May isang Duterte at Marcos fanatic na babaeng nagtanong sa akin. Ang tanong niya, Mark, taga-UP ka ba? Aktivista ka eh. Mga taga-UP, mga aktivista yung mga yan eh. Ano ba talaga pinaglalaban yung mga yan? Mga pangpagulo lang yung mga yan sa bansa natin eh. Mga komunista yung mga yan. Ang sarkastikong sagot ko sa kanya, alam mo, ang mga poon mong si Duterte at Marcos ay hindi papasa at tatanggapin sa UP. Bakit kamo? Dahil ang mga poon mo ay hindi intelihenteng tao.
Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Ay, naliligo? Dito na kayo naliligo? Apo. Eh, yung CR nyo, saan? Andun sa loob. Doon na yung CR. Richard, lino na kayo na. Busak to, nagugutom na ako. Halika na. Bukin mo na. O, ito sa'yo. Mainit ha. O, doon ka sa gilid. Do, ang baby na sa gilid. O, yan, dyan. Halika na dyan, Richard, kayo na. Wait lang. O, sarap pa. Pasabi niya, gas niya. Tubig, kasin. Ha? Kasin. Ito, o. Opo, sa'yo yan. Nakakandun na sintubig. Nakakandun. Ay! Bitak naman pala. Huwag ko siya mo. Doon sa kabila mo kasi inuman at bitak yung kalahati niya. Kain, kain. Kain, kain. Kumagin. Chadi. Aray, aray, init. Ay, meron ka na? Hmm. Patayin mo nga rin. So, bali, ang ulam nyong magpapamilya ate is toyo tsaka asin. Opo. So, bali, nilalagyan nyo lang ng tubig para kahit papano eh, magkaroon ng sabaw. Opo. Yung po gusto kasi niya lagi yung ano, lugaw. Si Bibi nga eh. Ang bait naman hindi nag-ano yung pagkain Nagsasarili yan kumain. Parang siyang ano, matanda na. O, oh, kutsara. Isa pa? O. O, oh, sige kayo na, baby.
Dito ka nga kuya, ako dyan sa tabi ni Adeng. Dito ka sa tabi ako ni Adeng. Dito ka ako. Galing kain ah. Binuhusin niya ito huyo. Alat na yan, baby. Tapos ihigupin niya yan. Alam nyo, napakamahal ng presyo ng langis sa bansang Pilipinas. Ang mga ordinaryong Pilipino ang nagdurusa economically dahil dito. Isa itong tinik na naman sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Tanungin natin ang bagong pangulo ng ating bansa na si Bongbong Marcos na kung papaano niya maibababa ang presyo ng langis sa bansang Pilipinas. We cannot control prices. This is the numb of the problem. It's beyond us. We are not price giver. We are price taker from the oil market. When OPEC decides to do something, we just have to accept it. We just have to take it. Ang bottom line ng sagot niya bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayong magdusa sa taas ng presyo ng langis. Yan ba ang klase ng pangulo ng Pilipinas na ibinoto ninyo?
walang plano at walang pakialam na kung papaano matutulungan ang mga ordinaryong Pilipino na nagdurusa dahil sa taas ng presyo ng langis. Mr. President Bongbong Marcos, why don't you cut a big percentage of excise tax on gas/oil? Why not apply a government help subsidy on gas/oil for at least 25%? It's going to give a big relief on ordinary Filipinos who suffer economically from soaring gas/oil prices. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. So, ate, ito na po yung regalo namin sa inyo, limang sako ng bigas. Yeah. Yeah, so, pinamimigay po yan ni Sir Mark at ng mga contributors po natin. Apo, maraming salamat kay Sir Mark. Maraming salamat, malaking tulong po sa amin to. Yan ako kami bibili ng bigas, maraming na po salamat po. Thank you po, maraming. Welcome, welcome. Ayun o, mga bata. Masasaya ba kayo, mga kids? Ha? O ano pa yung makakapagpasaya sa inyo? Ha? Ano, sabihin nyo na. Ano, gusto nyo daw? Jollibee! Yahan nyo, sana ano ha, sana mabalikan namin kayo ha? Para mabila namin kayo ng Jollibee ha? Ayun ba yung pinapangarap nyo? Ha? Ayan. So ito sir ha, sobrang laking tulong to para sa inyo lalo pat na napakarami nyo. Apo, okay? Malaking tulong po talaga. Ayan. Ayan. So 5 sack surprise. Salamat. Tapos hindi natin to pwedeng iakyat sa taas. Baka ano tayo, babagsak tayo. 125 kilos to eh. Opo. Ayan o. Babagsak na po. Kaya nga. Nadagan na po yun na sa ilan. Bagsak tayong lahat. Kaya nga. So, bahala na kayo dyan. Kayo na ang bahala. Okay? Mauna na rin kami. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po rin sa inyo. Ayan, sige. Tsaka kay Sir Mark po. Ayan, sige. Bye-bye! Yay! Bye.